mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang hapon, probinsya ng Aklan. Sa mga Kalibog Cable subscribers at mga aklanon sa buong mundo, ito ang Kalibog Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibog Cable Facebook page at community channels 1 and 24. At narito ang mga balitang aming nakalap ngayong araw, December 28. Patuloy ang paghahanda na ginagawa ng lokal na pamalaan ng Kalibo sa papalapit na Ati-Atihan Nights. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Puspusan na ang paghahandang ginagawa ng munisipyo ng Kalibo para sa serye ng mga aktibidad na isasagawa sa Ati-Atihan Nights na gaganapin sa Kalibo Magsaysay Park. Ayon kay Honorable Mark C., chairperson ng Ati-Atihan Bazaar at Ati-Atihan Nights, may mga aktibidad na ang nakalaan sa kada gabi ng Ati-Atihan Nights, ngunit inaayos pa umano kung sino ang iimbitahang artista at banda. Ang ilan sa mga nasabing aktibidad ay ang Barangay at SK Night, Balikbayan Night, San Miguel Beer Nights at Awarding Night. Dagdag pa niya na may 30 stalls ang magtitinda ng mga produkto sa Magsaysay Park. Samantala, ang lugar naman para sa Ati-Atihan Bazaar ay makikita sa Veterans Avenue, 19 Martyrs at bahagi ng F. Kimpo Street Shopping Center at C. La Serna Street. Nika Bautista, Kalibog Cable News. Matagumpay na nakapasok sa 95 na pwesto ang Aklan State University sa 2023 AD Scientific Index Philippine University or Institute Ranking. Mula sa 264 na mga universidad sa buong bansa, matagumpay na nakapasok sa 95 na pwesto ang paaralan ng Aklan State University sa 2023 AD Scientific Index Philippine University Institute Ranking. Ang AD Scientific Index ay isang ranking at analysis system na bumabase sa scientific performance at karagdagang halaga ng scientific productivity ng bawat isang siyentipiko sa larangan ng agrikultura, forestry, sining, business and management, education, engineering and technology, at social sciences. Pasok din ang 11 na mga professor ng ASU kung saan 3 scientist sa social science ang nakapasok sa world's top 70% to 90% scientist, habang isa naman sa kategoryang engineering and technology ang nakapasok sa world's top 90% scientist. Kasama rin sa AD Scientific Index recognized scientists sina Prof. Julie Ann Salido, Prof. Jane Rose Makirang, Mr. Jafet Nobaira, Dr. Jolet Valleruz, Prof. Dennis Barrios, Dr. Arvin Kim Arnelia, Dr. Jeffrey Clarin, Dr. Ursel Buray, Dr. Michael Ibisate, at Dr. Roberto Salador. Eric Chibrianes, Kalibog Cable News. 5 na skills training sa mga PDL sa Aklan, isinagawa ng Soroptimis International Kalibo. May detalye sa balita, si Julen Rosales. Nagsagawa ng 5 na skills training ang Soroptimis International Kalibo at ilang organisasyon para sa mga babaeng person deprived of liberty sa Bureau of Jail Management at Penology, Aklan, sa Barangay Naloog, sa Bayan ng Kalibo. Isa sa itinuro ng mga grupo sa mga kababaihan ay skills training on basic massage therapy course na kung saan tinuruan sila kung paano ang tamang paghilot sa isang kliyente at mga gamit na kakailanganin sa pagmamasahe na pinangunahan naman ng trainer na si Miss Maria Sugilon. Layo ng grupo na makatulong sa mga kababaihan sa pamamagitan ng pagsagawa ng mga training nang sa ganoon na magkaroon sila ng karagdagang kaalaman para sa paghahanda sa kanilang bagong pag-asa. Naging matagumpay naman ang training dahil sa kolaborasyon at tulong ng ilang grupo kabilang na dito ang Aklan District Jail Female Dorm, TESDA at St. Gabriel College. Jelena Rosales, Kalibog Cable News. Pinangunahan ni Ibahay Mayor Jose Miguel Miraflores ang isinagawang blessing ceremony at activation ng Naisod Fire Substation nitong 27 ng Disyembre.
Naging matagumpay ang isinagawang blessing ceremony at activation ng Naisod Fire Substation nitong 27 ng Disyembre na ginanap sa Barangay Naisod, Ibahay, Aklan. Pinangunahan ni Ibahay Mayor Jose Miguel Miraflores ang ribbon cutting habang naging guest of honor naman si Chief Superintendent Jerry Candido, Regional Director ng BFP Region 6. Samantala, nandun din sa naturang aktividad si Honorable Edgar Pelayo, punong barangay ng Barangay Naisod, mga officer at non-commissioned officers ng BFP Aklan. Naging posible ang blessing ceremony at activation ng Naisod Fire Substation dahil sa effort ng Ibahay Fire Station personnel sa pamumuno ni Senior Fire Officer 3 Romel Ignacio, Acting Municipal Fire Marshal, Barangay Council at sa suporta ng Local Government Unit ng Ibahay. Energy Briones, Calibo Cable News. Naging matagumpay ang isinagawang community outreach program sa Ate Village matapos pangunahan ito na mga miyembro ng Aklan Maritime Police. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Pinangunahan ng Aklan Maritime Police ang isinagawang community outreach program para sa mga indigenous people na ginanap sa isang Ate Village sa Sityo Lugutan, Barangay Manok-Manok sa Isla ng Boracay nitong December 21, 2022. Ito ay naging matagumpay sa pangangasiwa ni Police Major Leopoldo Book Jr. katuwang ang IP community worker na si Elvira Ojamot. Ang nasabing community outreach ay kinabibilangan ng feeding program at pagsasagawa ng parlor games para sa mga bata. Labis naman ang pasasalamat ng Aklan MARPSTA sa sponsors ng nasabing programa na sina Miss Elshie May Zabay at Miss Annalise Solis na patuloy na sumusuporta sa naturang programa na bahagi ng revitalization ng PNP Kasimbayanan. Nika Bautista, Calibo Cable News. Narito na ang bago nyong makakasama sa galaan. Calibo Cable Television Network proudly presents to you Henyo Carl Pintero on Mission Warangta. Samahan ang inyong Kuya Carl sa pagpapatuloy ng paghahanap ng affordable, irreplaceable, and travel-lovable na mga lugar sa loob at labas ng probinsya ng Aklan na dapat mong mapuntahan. Catch Henyo Carl Pintero on Mission Warangta Thursdays, 3 p.m. on Calibo Cable Television Network. See the difference. Isang grade 10 student na si Dashiel Sean Ravanes Villanueva ang sasabak sa International Mathematics Olympian of Southeast Asia International Round 2022. Sasabak ang isang estudyanteng Aklanon sa International Mathematics Olympian of Southeast Asia International Round 2022 na gaganapin sa Boracay Island, Malay nitong December 27 hanggang December 30. Kinilalang naturang estudyante na si Dashiel Shane Ravanes Villanueva na taga El Barrio Street, Calibo. Si Villanueva ay isang grade 10 student ng Philippine Science High School, Western Visayas Campus. Samantala, bago makaabot ng international round, dapat umanong makakuha ang isang delegado ng medalya sa national round. LG Briones, Calibo Cable News. Programang Opportunity to Impact isinagawa ng JCI Aklan Kalansyaw. May detalye sa balita, si Nika Bautista. Nagsagawa ang JCI Aklan Kalansyaw ng Opportunity to Impact na ginanap sa Kimpos Residence Capital Site Calibo nitong December 17, 2022. Ang programa ay binubuo ng serye ng mga pag-uusap, team building at fellowship. Ang Opportunity to Impact ay idinisenyo para magsama-sama at makapag-usap ang mga miyembro at nais na maging miyembro ng naturang organisasyon. Ito ay dinaluhan ng 19 na mga aspirant na pinangunahan ni Mr. John Marlu Salido. Nagkaroon din ng talakayan at training and activities plan para sa taong 2023. Nika Bautista, Calibo Cable News. Nakatanggap ng certificates at special award ang 32 individual matapos makagraduate sa Climate Resiliency Farmer Field School sa Bayan ng Numancia. 32 individual ang matagumpay na nagtapos sa pagsasanay sa Climate Resiliency Farmer Field School sa Bayan ng Numancia nitong 27 ng Disyembre.
Nakatanggap ng certificates at special awards ang naturang mga graduate matapos makumpleto ang 16 na linggong training kung saan regular na nagkikita ang grupo sa production cycle, pagset ng experimentation at pagsali sa hands-on learning upang mapabuti ang skills at kaalaman na makakatulong sa kanila na makabuo ng hakbang tungkol sa sustainable practices in climate change. Layunin ng naturang programa na may isaayos ang produksyon sa agrikultura kabilang na ang pagbuo ng climate resilient livelihoods at agri-fisheries communities at pagbibigay ng aksyon sa mga hamon ng climate change. Edgy Briones, Calibo Cable News. Agriculture Training Institute Region 6, katuwang ang Office of the Provincial Veterinarian ng Iloilo, nagsagawa ng training tungkol sa pagproseso at pag-imbak ng karne. May detalye sa balita si Jelen Rosales. Nagsagawa ng training ukol sa tamang pagproseso at pag-imbak ng mga karne ang Agriculture Training Institute Region 6 sa ilang lugar sa probinsya ng Iloilo na nasa Pink Zone area na apektado ng African Swine Fever nitong 26 ng Disyembre. Ang nasabing training ay nagbibigay diin sa pagsasanay ng mga praktikal na aspeto ng pagproseso at pag-iimbak ng karne na sumusunod sa mga kinakailangang pamantayan sa kalusugan. Particular na rito ang mga bagong teknolohiya sa pagproseso ng karne na kung saan itinuro din sa mga nakilahok kung paano gamitin ng sagayon ay magagamit nila para sa kanilang pag-iisipan na negosyo. Ang training na ito ay sa pakikipagtulungan ng Office of the Provincial Veterinarian ng Iloilo at magtatapos ngayong araw, December 28. Jelena Rosales, Calibo Cable News. Nagbigay ng tulong ang Department of Social Welfare and Development Region 6 sa mga residenteng naapektuhan ng nangyaring sunog sa Iloilo City. May ulat sa balita si Jelen Rosales. Nagpaabot ng tulong ang Department of Social Welfare and Development Region 6 sa mga residenteng apektado ng nangyaring sunog nito 24 ng Disyembre sa Molo, Iloilo City. Ilan sa mga ibinigay na tulong ng ahensya ay food packs na may kabuuang bilang na 74, habang 111 naman ang non-food items, kabilang na dito ang sleeping kits, hygiene kits at family kits, na kung saan ay personal na ibinigay sa mga pamilyang apektado ng sunog. Matatandaan nitong 24 ng Disyembre ng hapon, isang insidente ng sunog sa mga tirahan ang naganap sa Zone 3 Hontado Subdivision, Barangay Kalumpang at hanggang Zone 5 Barangay San Juan, Molo, Iloilo City, kung saan naapektuhan at lumikas ang 37 pamilya o 143 na tao sa evacuation center. Jelena Rosales, Calibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang ulat panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si John Hermo Baron mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas. Mayang adlaw sa tanan, naman yung latest weather update sining adlaw, December 28, 2022. Basis sa aton latest analysis and satellite image, may duha ka weather system nga nag-apekto sa aton nga pungsod. Unay ning low pressure area nga aton ginabantayan, and as of 3 a.m. kay nasang aga, ari na ini sa kalayon 475 kilometers east sang hinatuan sa Rigao del Sur. Kaduha nga weather system nga nag-apekto sa aton nga pungsod, amo ning northeast monsoon nga padayon nga nag-apekto sa Luzon. Diri naman sa western Visayas, ginaexpekta nga magalom ang aton nga kalangitan sa buong adlaw, and ginaexpekta man ang mga scattered nga mga pag-ulan, pangilat kag panagoo dala sining LPA. Kada sigon sang hangin nga nagapekto sa Western Visayas, may kasarangan tubtob mabaskog halin amihan ni sidlangan, and since padayon ni ang pagbaskog sang aton nga amihan, may naisyo kita nga gale warning sa bilog nga seaboard sang Western Visayas. Adbiso ta lang sa aton mga fishing boats kag sa mga small sea craft nga hindi anay magwa sa aton nga mga kadagatan, kag ginadbisuhan ta man ang mga aton larger sea vessels, pati naman ang mga coastal barangays nga maging alerto kontra sini mga dalagko nga mga balod. Forecast temperature naton generally 24 to 28 degrees Celsius,
Aton adlaw magtunod 5:36 karon sa hapon kag magbutlak ni siya 6:06 buwas sa aga. Kag amo ni aton latest weather update para sa mga dugang mga impormasyon, bisita lang aton official website at www.bagong.pagasa.dost.gov.ph pati na aton mga official social media accounts. Halindiri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas DOST, ako si John Hermo Baron, madamo gid nga salamat. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panunood. Ito si RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News.